kalutusan ni Apostol Pablo, nandiyan niya sa Efeso tsaka Colossus. Pag umaawit ba ng awiting spiritual, bawal ba gumamit ng material? Pag umaawit ka ng awiting hindi. Spiritual, bawal. O hindi pala eh. So, ibig sabihin, yung conclusion mo, na sa unang tanong ko, yung sinabing sambahin sa espiritu at katotohanan, sinabi mo, wala dun sinabi na bawal gumamit ng material. Nung sinabi naman na magsiawit kayo ng awiting espiritual, gumagamit naman tayo ng material. Tama. Ay, ang tanong dito ay pagtamba, hindi pag-awit. Huwag mong i-divert ang tanong mo. Huwag mong i-divert ang tanong. Next question. Ang sinasabi dito, ang pagta natin ay pagtamba. Baliin mo muna yung 1:4:24. Sige na. Oh, nasis. Ang sunod na tanong ko, di ba yung awiting spiritual, ako worship yun sa Diyos? Hindi mo ba yun alam? Ako worship sa Diyos yung awiting spiritual? Alam mo, hindi mo alam. Ako yung host. Ang topic, Rebulto, aral ng Catholic Church patungkol sa Rebulto. Ito ba ay nasa Biblia? Yung mismong Rebulto namin. Tapos, magtatanong kayo. Ngayon, kung gusto nyong mag-rebat, kunyari, nagtanong kayo sa akin, sasagot ako. Kung gusto nyong mag-rebat na mga 3 minutes, kailangan yung subject to cross din. Kailangan magpatanong din kayo sa akin. Pero kung hindi kayo magre-rebat, hindi ko kayo tatanungin. Magtatanong lang kayo sa akin, sasagot ako. Magtatanong kayo sa akin, sasagot ako. Pero pag mag-rebat kayo, kailangan nyo magpatanong. Ganun lang yung ano yung rules. Simple lang. Para ano ba, may kasi ka. Di ba bro, anas kasi gagamit, gulo ka gabi. Sir bro, kaya ayoko, hindi rin ako ano ngayon kasi baka malobat ako ba? Wala akong saksakan dito. Ha? Sabi ni Totoy Vivo, si Catholic apologist, walang alam yan. Ay, si Totoy Vivo kasi, for information sa mga nakikinig, isa yung MCGI. So, ang MCGI, ang style ng MCGI, direct attack agad dun sa ano, sa nag-a-argue. Hindi yung argumento, yung tinitira. Dahil hindi nila kayang tirahin yung argumento, ang aatakihin nila yung personality ng arguer. That's ad hominem. Tapos ang ginagawa ni Elizer Soriano, nagmumukha siyang tama dahil nagagalit siya, sinisigawan niya yung kausap niya. Kasi pala si appealing to Engel, pala si from Engel. Nagmumukha siyang tama kasi galit siya. Yung form ng style ni Totoy, ano, para siyang yung ma-assert siya ganun. May iba naman siyang kapatid na yung form naman nila is yung malumanay lang, ganyan, yung parang chill. Puro policy lang naman yung si Totoy. Wala naman yan. May proper ba si Totoy? Ako sa tagal ko nakausap ni Totoy, wala man ang natutunan dyan kahit konti. Ano bang natutunan natin kay Totoy, Bibo? Ganun yan lang talaga yung genre niyan. Ganun. Kasi yung ibang so yung dyan, genre niya, oo. Tinan mo? Wala daw akong alam. Patawa talaga sa tito. Parang magbubuli lang din yan. Di Totoy, pasausap mo. Walang information na... Wala. Ano yan? Wala kang matutunan dyan? Gusto ni Totoy siguro sa flip top siguro. Pwede siya si Totoy ba? Panabla. Kaya audience sa flip top. Pwede siya si Totoy. Makai-style sila ni Julaiza eh. Makai-style sila, puro ano lang. Babanatang ka lang ng educational information. Ay, bahay. Huwag ka na naman pumahol dito, ha? Oh, yeah, ganyan. Tingnan mo. Ha? Pagka nagbigay ka ng information, susuklian ka lang ng panlalait. Yan. Ito yung ano ni Bahay, ha? Inaagaw niya yung eksena ng lahat ng tao. Dinungan mo nang sa taas, eh. Ibabaan nyo yan kasi magugulo yung debate nyo dito about... Okay, pag-usapin mo kami ito, Liza. Kasi walang welcome house sa bahay. Ano yung importance ng topic nyo? Ano ba yung importance? Again, bro, Nash, i-ano mo, yun yung topic, maganda. Ako yung ano, hot seat. Sige. Hot seat siya ko, si brother... Bro, Nash, yan dyan ka ba? Yes, nandito ako. Kami yung mag-decide.
Ano yun, bro? Nilakas, palalakas ko lang ng volume. Sorry, hindi ko narinig, bro Nash. Nandito ako, nandito ako. Okay, sige. I-ano natin yung rules, bro, ha? Pag nagkagulo, sino kayang pwedeng mag-moderate? Yung okay. Kung sakaling busy ka. Sige, sige. Sige, ako naliligo na ako. After ko maligo, mag-moderate ako. Maligo ka pala, bro. Sabagay, ano ko rin, si Bahay Pit, i-ano ko rin. Hindi kasi hindi naman tutul sa rebuild. Ha? Ako so, simulan, problema yun. So simulan na natin. Sige, simulan na natin, bro. Siguro yung revolto na lang muna tapos next topic, ano, purgatory tapos next topic. Prayers for the dead hanggang sa tuloy-tuloy. Ang rules, magtatanong kayo sa akin, sasagutin ko. Pag gusto niyo mag-rebat, kailangan niyo magpatanong sa akin. Okay. Yun yung consequence. Pero kung hindi nyo, kung magtatanong lang kayo, hindi kayo magre-rebat, hindi ko kayo tatanungin. So, sasagot lang ako. Hayaan nyo yung sagot ko. Iyaano nyo yun. Kumbaga, ipapaubayaan nyo yun sa mga nakikinig. So, mag-stand ako at least 5 minutes. Ano, magtatanong? Hindi audition. Ano yung audition? Wala naman ang audition dito. Rotation. Ganun. Rotation. Audition, sorry. Oh, kahit kung sino yung may tanong. Kunyari, wala ka na may tanong, tapos mayroong gusto magtanong, mag-isip ka muna ng ibang itatanong. Yung isa naman yung magtatanong sa akin. So, mag-stand ako at least 3 minutes. Para hindi tayo ma-strawman. Tapos magtanong na kayo ng magtanong. Rebulto ng Roman Catholic Church, kinasihan to ng Diyos base sa Biblia. Kasi pag sinabi lang natin na biblical, si Satanas din biblical. So mali 'yon, mali na kagad 'yon. Dapat ang topic, ang rebulto ng Roman Catholic Church at aral ng Roman Catholic Church patungkol sa rebulto ay kinasihan ng Diyos base sa Biblia. So kailangan 'yung aral. So ang aral ng Roman Catholic Church, bago kayo sa akin magtanong, no? Puro lang 'to Bible verses para fair sa mga lahat ng Christian religious denomination. Yung pagluhod namin sa harapan ng rebulto, hindi po porket lumuhod kami sa harap ng rebulto, sinamba na namin yung rebulto. Actually, sa CCC namin, no, hindi ko na lang banggitin yung chapter and paragraph dahil biblical basis muna tayo. Wala kang mababasa doon na yung rebulto, tinukoy namin Diyos. Ang Diyos namin, Trinity. So, hindi porket lumuhod kami dun sa rebulto, sa harapan ng rebulto, nagpatira pa kami sa rebulto, pronunciation namin yung rebulto, naging Diyos-Diyosa na po yun sa amin. Bigyan ko lang kayo ng konting analogy. Iba yung ginamit sa pagsamba, iba yung sinamba. Kagaya ng bukid. Yung bukid, iyon yung inararo. Ano yung ginamit mo sa pag-araro? Yung kalabaw. Hindi yung kalabaw mismo yung inararo mo. So ayan yung ano, para hindi tayo mistroman pala. Kasi ngayon, merong mga objection na yung rebulto ng Roman Catholic, yung mga Katoliko sumasamba sa rebulto, kesyo daw lumuluhod, nagpapatira pa at nananalangin sa harapan ng rebulto. So yung rebulto daw yung sinamba. So ayun ang stand namin na hindi yun totoo. No? Pwede nyong i-proof yan sa Bible verses kung may itatanong kayo sa akin sa Bible verses. At sasagutin ko rin yan ng Bible verses, letra for letra. Depende, kung ang itatanong nyo ay hindi naman namin stand, hindi ko yan sasagutin. Kung hindi namin paninindigan yon, hindi ko yan sasagutin. So, yung stand namin na yon, biblical yon. Bible verses, ang mayroong mga Bible verses na katumbasan yung pagluhod sa harapan ng imahe ni Kristo. Yung pagkakaroon namin ng mga imahe ng mga santong banal sa loob ng church namin. So, nasa Bible lahat yan. So siguro, hanggang doon na lang muna, inom muna akong tubig para meron na kayong clue kung ano yung itatanong niyo sa akin kung saan sa Biblia yung mga pinagdadadaldal ko. So yun na, hanggang dito na lang mga bro. Pwede na kayong magtanong. Sino mga una? Kahit sino. Kuha rin ako ng tubig ha. No. Dapat may bawal mag talaga tubig. Nauna na ako. Sige. Ibig sabihin, paano kapag ano, kung sakaling namit mo si Jesus Christ, tapos ano, tinanong sa'yo, bakit ka lumuluhod dun sa mga santong ginawa ng tao? Example, kaharap mo na si Jesus Christ,
Eh, ano yung irarason mo? Parang the same ba sa ano sa reasoning na sinabi mo? Or actually yung ayan, isasagutin ko na. Actually, hypothetical question yan kasi hindi yan pwedeng itanong ni Jesus Christ. Kasi nga, sabi ko nga sa'yo, nasa Bible verse yan, no? Yung pagluhod namin sa harapan ng rebulto, nasa biblical base yan. Kinasihan nga ng Diyos, yun nga yung stand, yun nga yung kailangan kong patunayan. Ibig sabihin, kagustuhan ng Diyos, yun nga yung premise ko. Kagustuhan ng Diyos ni Jesus Christ na yung aral namin patungkol sa pagluhod sa rebulto, kasi nga ang premise namin, lumuhod kami sa rebulto, pero ang sinamba namin, nakadirect kay Jesus Christ. So, yun yung itanong mo. Tapos, mamaya, kuha ko siguro ang tubig, no? Ayun, next question mo na. Next question. Next, ako na magtatanong. So, ang itatanong ko ay yung ano sa'yo ang ibig sabihin ng pagsamba sa Diyos-Diyosan? Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan yun, magkakaroon ka ng ibang Diyos liban kay Yahweh, Diyos sa sampung utos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Huwag kang gagawa ng larawang inanyuan na kung ano man. Yung larawang inanyuan kasi specific yan sa pesel yan sa Hebrew. Pag tinignan mo yan sa Hebrew, pesel, ibig sabihin Diyos-Diyosan. Ibig sabihin yung ibinawal sa sampung utos, Exodo 20 verse 4 to 5. Specific lang yan sa idols. Yung general dyan ng anumang, yung pinagkopyahan ng idols. Pero paggawa pa lang, bawal na. Hindi naman kami gumawa ng idols. Ang ginawa namin, mga bagay na nakalaan sa Diyos. 22 talatang 2 sa MBB translation. Sabi ni Yahweh, palalahanan mo ang anak ni Israel na igalang ang mga bagay na nakalaan sa akin. Sa Hebrew word ng mga bagay na yon. Ano yun eh? Pag binasa nyo na lang doon, tignan nyo na lang doon sa interlinear. Sa meaning nun, mga sacred thing. Mga bagay na banal na nakalaan sa Diyos. Kaya nga yung imahe ni Jesus Christ, nire-represent nun si Jesus Christ. Nakalaan yun sa Kanya. Hindi naman Diyos-Diyosan si Jesus Christ eh. So, yun. Yun yung pagsamba sa idolatry. So, follow-up question. Next question. Kung sabi mo sa akin, kung yung Jesus Christ na idol, or sabihin natin hindi siya idol, yung ginawa na Jesus Christ na image is doon ka nagpipray sa harap niya. So yun, tama yun? Tama yun. Kasi base sa Biblia, letra for letra, Isaiah, sasagutin. Di ka, tapos ka na bro? O tuloy mo yung tanong mo? Okay ka na? Sagot na ako? Baka na-interrupt kita bro. Sagutin ko na siguro, no? So, yung pagdarasal namin sa harapan ng imahe ni Kristo, ni Jesus Christ, iyon ay biblical at kinasihan po yan ng Diyos. Isaiah 19:20-21. No, pag binasa niyo sa Douay Rheims version o sa mga Tagalog version, at sa araw na yaon, merong hula sa araw na yaon, magkakaroon sa gitna ng Ehipto ng altar. So, meron ng altar. Sa gitna ng Ehipto at monumento ng Panginoon thereof sa gitna ng Ehipto, monumento ng Panginoon. Sa English, monuments of the Lord. Sa Spanish Bible, monumento el Señor. So, monumento ng Panginoon dun sa talatang 20, at it's a sign and a testimony to the Lord of hosts, magiging ito pinakatanda at pagpapalangal kay Yahweh sa MBB translation. Sa English translation, and they shall cry unto the Lord. Pag ikaw ay umiyak sa Panginoon kay iyak ka. To the Lord, dadalang kanya ng tagapagligtas. So kaya nga kami umiiyak, nananalangin doon sa harapan ng monumento ng Panginoon para sa Panginoon. Dadalang kami ng tagapagligtas, nagbibigay siya ng tagapagligtas, letra po letra, Isaiah 19:20. So, nasa Biblia, kinasaya ng Diyos, yun yung sagot ko, letra po letra. Pwede po mag-follow up? Next question. Okay. Sige, follow up. Nagbago si Kristo, kung wala pa si Kristo, nung yung image ni Kristo, nung panahon ba ng mga Hudyo, may image ba ng Panginoon Diyos? Anong image po yun? Napakagandang tanong, bro.
Nung time nang wala pa si Jesus Christ, ang ginagamit na monumento ng mga Hudyo ay mga anghel, kasi ang sinusugo po ng Diyos para ipakita ang kanyang presensya, ang kanyang kalakasan, ang kanyang sugo, yung mga anghel. Nandiyan niya sa Exodus 25, no? Yung arka at kerubin, hininang at pinag-isa. At doon sila nakikipag-usap sa kay Yahweh, sa Diyos na hindi nakikita. Yung espiritu na si Yahweh, doon nananaan sa gitna ng dalawang kerubin. Hebrews 9, yun ay nagpapakita na naroon ng presensya ng Diyos sa kerubin. Kasi yung mga kerubin, iyan yung sinusugo ng Diyos sa Old Testament para maging mag-represent sa Diyos, nagtagaminsahe ng Diyos. Sa New Testament po, dahil sa Old Testament, gumawa sila ng mga kerubin eh. Yung templo, dakong kabanal-banalan at sa palibot ng templo, puro po yan mga kerubin. Kasi iyan ang mga sunusugo ng Diyos on that time. Sa New Testament, si Kristo na ang imahe ng Diyos na di nakikita, Colossians 1:15, letra for letra. Kasi nagkatawan tao na yung Diyos na John 1:1-14, Philippos 2:1-10. So meron ng imahe yung Diyos. Yun niya si Kristo, ang larawan ng Diyos na di nakikita, Colossians 1:15, letra for letra. So nung nagkaroon na ng imahe yung Diyos, ang ginamit na ng monumento na ng Panginoon base sa hula ni Propeta Isaiah 19:19-20, letra for letra. Next question. Okay. Next question, sabi mo, kinonfirm mo naman na hindi nakikita ang anyo ng Diyos. Which is, I agree with you, Juan 5:37. Ang ama na nagsugo sa akin ay siyang nagpatotoo patungkol sa akin, kailanman ay hindi nyo narinig ang kanyang tinig o nakita man ang kanyang anyo. I agree with you, hindi natin nakita ang anyo ng Diyos. Ngayon, paano natin sasambahin ang Diyos? Juan Kapitulo 4, versikulo 23-24. Subalit, dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa imahe? Hindi, sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Juan 4:23-24. So, aware ka sa rules namin na pagka nag-conclusion ka, hindi ka nagtanong o nag-rebut ka, ikaw naman yung tatanungin ko. Okay lang sa'yo, sis? Base naman sa sinabi mo. Base lang sa statement mo. Okay. So, mag-agree ka na hindi natin nakita ang Diyos, pero agree ka na si Kristo ang nagpakilala sa mga ngayon, ginamit mo yung 1:4-24 to legit my stand na sa rebulto. Ang tanong ko ganito, nung sinabi ba dyan sa 1:4-24, may sinabi ba dyan na bawal gumawa ng rebulto o bawal gumamit ng larawan sa pagsamba? Meron nakasulat dyan letra po letra o dinagdag mo lang? Hindi. Ang sinabi rito, babasahin natin, wala. Ano? Subalit, dumarating na ang panahon. Sagutin mo muna yung tanong. Meron bang nakasulat o wala? Saglit lang, no? Babasahin ko ulit na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Unang-una sa lahat, ang sinabi ng talata, ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat next question na, redundant na. Dapat kong sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sabi rito, next question, please. Sis, wag redundant kasi marami pa magtatanong sa akin. Ang follow-up question ko, nabasa mo ba yung sa Biblia, dalawang talata na inutos ni Apostol Pablo na umawit kayo ng awiting spiritual? Nabasa mo ba sa talata yun sa Biblia na magsiawit kayo ng awiting spiritual? Yung sinabi ba yun, hindi ba tayo gumagamit ng material sa awiting spiritual? Yes or no? Ano? Nung sinabi ba ni Apostol Pablo na umawit kayo sa awiting spiritual,
nung uma, 'di ba, umaawit tayo sa awiting spiritual, utusan ni Apostol Pablo, nandiyan niya sa Efeso tsaka Efeso tsaka Colossus. Si awit kayo ng awiting spiritual. Nung sinabi ba 'yon? Pag umaawit ba ng awiting spiritual, bawal ba gumamit ng material? Pag umaawit ka ng awiting spiritual, bawal. O hindi pala eh. So, ibig sabihin, yung conclusion mo, na sa unang tanong ko, yung sinabing sambahin sa espiritu at katotohanan, sinabi mo, wala dun sinabi na bawal gumamit ng material. Nung sinabi naman na magsiawit kayo ng awiting spiritual, gumagamit naman tayo ng material. Tama. Ay, ang tanong dito ay pagtamba, hindi pag-awit. Huwag mong i-divert ang tanong. Ang tanong mo, huwag mong i-divert ang tanong. Next question. Ang sinasabi dito, ang pagta natin ay pagtamba. Baliin mo muna yung 1:4:24. Sige na. Sige, ibahin ko yung tanong. Ibahin ko yung tanong. Oh, redundant na sis. Ang sunod na tanong ko, di ba yung awiting spiritual, ako worship yun sa Diyos? Di mo ba yun alam? Ako worship sa Diyos yung awiting spiritual? Alam mo, hindi mo alam? Pag-worship yun, oo. Pagsamba yun. Oo, oh, worship pala. E di, yung awiting spiritual, ako worship pala yun. Aminin mo na. Lumuluhod ka ba doon sa ano, doon sa worship song? Doon sa lyrics? Hindi. Hindi, sagutin mo yung tanong ko. Sagutin mo yung tanong ko. Teka muna. Kailangan, teka muna, objection mo na nga, Mr. Moderator, no, kailangan, kasi ako, pag tinanong mo ko, direct answer ako, ngayon ang tanong ko, no, yung act of worship na awiting spiritual, di ba gumamit tayo ng material pagka nag-act of worship tayo sa awiting spiritual, di ba gumagamit tayo ng material, yes or no? Yes or no, pero, yes, pero hindi ka lumuluhod yes, doon sa, yes pala. Oh, okay na. So, okay na ako dyan. Mag-conclusion na ako tapos magtanong ka ulit sa akin. Okay na ako sa naganap na tanungan. So, again. Ang sinasabi mo dito, specifically, saglit lang, no? Ang sinabi mo rito, Ed, yung koro o yung mismong ano, yung gamit, no? Hindi mo naman niluluhuran yung gamit, ano? Ang sinasabi so, dito, so, dapat... So, ano na, sis, mamaya ka na mag-rebuttal, mag-conclusion naman ako. Patapusin mo ako, no? Patapusin mo ako. Ang pinag-uusapan dito, no? Ang pinag-uusapan dito ay talata. Kanina ka pa sabi ng sabi, iinom ka ng tubig, keso, iinom ka ng tubig. Kanina uminom pa na ako, tapos na ako uminom. Kaya na talata. O ngayon, nasan yung talata na sinasabi? So, mamaya ka na mag-rebat. Kaka-rebat mo lang eh. Mamaya na, bawi ka na lang mamaya. Bawi ka. Nagpaalam ako sa ano, meron kaming pinagkasundo ang rules dito. Narinig ng mga participate. Teka muna, pasasalitain kita. Huwag ka muna mag-rebat. Kasi kakatanong ko lang sa'yo, nag-conclusion ka, nagtanong ako sa'yo. Sir Moderator, i-orient nyo nga ito sa pinagkasan. Wait lang. Meron talaga tayong rules and regulations in case pinag-agreehan ng lahat dito. So, stick tayo sa rules and regulations. So, Flowers, mamaya magsalita ka. I-stick muna natin sa rules and regulations. So, bigay muna natin kay ni brother, ano, kay bro John Paul. Asa ka kita, may sipin yun, ang tatlong. Meron sa nag-i-stick lang. Sige, bro. So, yun yung napagkasunduan naming rules dito, sis Flower, na magkukonklus, mag-i-stand ako, magtatanong sila doon sa paninindigan namin. Ang haba ng kwento niya, pero pwede mo nagyan ng oras. Salamat. Sige, sis Flower. Pwede ka sa akin magtanong, relax ka lang. Hindi naman kita, di ko naman titirahin yung personalidad mo, sis. Hindi ako ganong klase ng tao. So, dito tayo relax sa stand. Relax ako yung kumakagano. Sige, sis. Pasalitain mo na ako para makapagtanong ka na mamaya. No, dito sa aking rebuttal, kasi nag-rebut ka sa stand ko kahit hindi ka nagtanong. Pwede ka magtanong sa akin mamaya, gusto mo. Tapos pagkatapos mo sa akin magtanong, mag-conclusion ka. Pag tinik mo yung conclusion, ikaw naman tatanungin ko. Ngayon, ang conclusion ko sa tanungan natin, ginamit mo sa akin yung Juan 4:24 na sambayin sa Espiritu at katotohanan. Iyon ang tamang pagsamba. Well, from Old Testament to New Testament, sumasamba naman sila sa Espiritong si Yahweh. Gumamit sila, ibig sabihin, yung Old Testament na gumamit sila ng material. 22 talatang 2, Exodus 25,
First King 8, ibig sabihin, hindi na sila sumamba sa espiritong si Yahweh, wrong. Sumamba sila sa espiritong si Yahweh, ginamit nila yung mga gamit lang yun sa pagsamba sa espiritu. No? Kasi espiritu naman yung Diyos, nung espiritu naman si Yahweh, nag-affirm naman tayo lahat dyan. Tapos ginamit mo yung John 8:44 na para patunayan na bawal ang rebulto. Ngayon, tinanong kita, meron bang nakasulat dyan, letra for letra, na bawal gumamit ng rebulto o material? Sinabi mo naman, wala. So, nung sinabi mo wala, nag-follow-up question ako sa awiting espiritual, nandiyan yan sa Colossus tsaka Epeso, magsiawit kayo ng mga awiting espiritual. Ang sagot mo, hindi naman yun act of worship. Nung tinanong kita, yung awiting espiritual, hindi ba yan act of worship? Act of worship yan. Awiting espiritual, pinupuri natin yung Diyos pag umaawit tayo ng awiting espiritual, that is an act of worship. So, nung gumawit tayo ng awiting spiritual, gumagamit tayo ng material, mga gitara, mga tambol, mga mic, lalo sa panahon natin ngayon, lalo sa mga evangelicals, puro nga material eh. Evangelicals, ang ingay nga eh. So, ibig sabihin, hindi porkit sinabi na sumamba sa espiritu, umawit ng spiritual, eh bawal na yung material. Pandalagdag po yan sa talata. Mislead po yan, no? Kaya nga, sabi dun sa unang Korinto 4:6 kung nalaro sa mga Bible alone, huwag kayong magigit sa mga bagay na nangasusulat. Hinigitan mo yung bagay na nangasusulat, dinagdagan mo. No, dun sa Revelation 22, talatang 18, dinagdagan mo yung nakasulat sa Biblia. Wala naman nakasulat dun na bawal gumamit ng rebulto. Isinaksak mo yung bawal gumamit ng rebulto. Pero sa tanungan natin, pwede naman pala na hindi mo pwedeng iset aside yung awiting spiritual dahil worship yung pinag-uusapan natin. Dahil yung awiting spiritual is an act of worship. So mamaya, ako naman ang tanongin mo regards dyan sa ano. Ngayon, ang tanong niya, eh, hindi naman niluluhuran yung ang tawag ito, yung gitara. Hindi naman talaga niluluhuran yung gitara kasi gigitarahin yan, awiting spiritual nga eh. So yung pagluhod namin sa rebulto ni Jesus Christ, ayan ay nasa Biblia, letra po letra. Binasa ko kanina, Isaiah 19:20 hanggang 21, letra po letra. So, pwede ka na magtanong, sis. Siya na, no? Pwede bang ako ang maglatag? Kasi siguro ako pumang, pero atake siya. Atake siya dun sa pagtatanong ko. Hindi, wala akong inatake sa personalidad mo, sis. Ah, hindi, magtanong ka. Magtanong ka muna dahil nag-present ako. Ako ang maglalatag, ano? Ako naman ang maglalatag. So, para maging peaceful kayo ni Flowers. So, ganito. Ang rules kasi, after maglatag ni affirmative, which is affirmative, magtatanong kayo, tapos after nyo magtanong, tsaka kayo magkukonclude. So, actually, mas pabor pa yun sa'yo, Flowers. Kasi tatanungin mo siya. Then, lahat ng mga isasagot niya, i-conclude mo. So, pwede ka magtanong ng isa o dalawang beses. No? Then, after nun, pwede ka na mag-conclude. Sa'yo pa rin yung conclusion. Nangyari, no? After kanina nung tanungan namin, na sinabi ko sa kanya, ito yung mga talata, anong masasabi mo nung nagtanong siya sa akin, sinagot ko, and then naglatag siya, hinayaan mo yun, Nash. Ngayon ako ako naman yung maglalatag. Magpapatanong ako. Ako naman yung maglalatag. Bakit hindi mo? Sige, palatagin mo na, bro. Ganito, sige lang, okay lang 'yan. Oh, Catholic fees request naman niya, total para sa kayusan din. So, payagan mo na ganun ng maglalatag. Ah, sige lang. Pero wag siyang sasamalubong kung iba. Wait, akala ko ikot yung tanong. Wait. So, lalabas kasi nito negative affirmative. Kasi kanina, Flowers, papaikutin sana natin yung mga questioners. So, lahat sana magtatanong. So, since we're standing now, one-on-one na to. So, lalabas, parang debate na. So, wala nang ibang papasok. Dalawa na lang kayo. So, yeah, lalabas, affirmative. So, lalabas, debate na to. So, kailangan natin ibigay kay Flower yung kanyang oras ng pagtatanong. Yes, ibigay natin kay Flower yung mic. So, Flowers, go ahead. Walang time limit mo, ha? Hindi mo kayo uurasan. So, it's up to you kung makikiramdam na lang kayong dalawa kung kailangan nyo magbigay sa isa't isa. Kasi dalawa lang kayo. Okay. Okay.
Sige, go ahead, Flowers. Okay. So, thank you sa pagbibigay ng time, ano. Ngayon, ang sabi niya kanina, ang tinatayuan niya is, hindi naman bawal ang paggawa ng rebulto. Ngayon, tawag dito, marami kasing sita sa Biblia ang nagsasabi na bawal iyan. Unang-una, sa Exodo, Kapitulo 20, versikulo 4 hanggang 6, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanabukuin na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na sarin. Ang sabi dito, huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila. Ano ba ang ginagawa ng mga Katoliko ngayon? Hindi ba't pinaglilingkuran ang mga imahe at mga rebulto sa pamamagitan ng alin? Pagpupunas sa kanila, pagbibitbit sa kanila mula kung saan man, ililipat dun sa timbahan sa Quiapo or whatnot. Hindi ba't paglilingkod yun? Ngayon, ang susunod na babasahin ko ay Isaiah, Kapitulo 44, versikulo 9. Sabi dito, walang kwentang tao ang mga gumagawa ng rebulto at walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyos ang kanilang pinahahalagahan. Mga bulag at hangal ang sumasamba sa mga ito, kaya sila'y mapapahiya. Jeez, walang idudulot na mabuti ang paggawa ng mga rebulto para sambahin. 11, tandaan ninyo, ang sumasamba sa mga ito ay mapapahiya lamang. Ang mga gumagawa nito ay tao lamang, kaya't magsama-sama man sila at ako'y harapin sila'y matatakot at mapapahiya. Ngayon, ang sabi ko naman kanina dun sa sinabi kong Juan 4:23 hanggang 24, ang sagot niya doon is inilihis niya papunta doon sa ang mga awitin gumagamit ng material, pero hindi mo niluluhuran yung mga material na 'yon. Hindi ka yung tipong sasambahin mo 'yon. Ikaw ay umaawit para sa Panginoon. Hindi mo niluluhuran yung mga tambol, hindi mo niluluhuran yung mga drum, hindi 'yon niluluhuran. Ang sinasamba mo ay Diyos dahil sabi dito sa Juan 4:23 hanggang 24, subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na tumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Anong sabi? Ang Diyos ay Espiritu. Kaya dapat siyang sambahin. Ibig sabihin ba nito, meron bang ibang dapat gawin? Hindi. Dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. May inutos ba dito na dapat siyang sambahin sa pamamagitan ng rebulto? Wala. Kaya ang ibig sabihin dito, huwag tayong ihigit sa mga bagay na nangasusulat, sabi ng Apostol Pablo. Sabi niya rito sa maluloban. Tawag dito. Sis, maluloban na ako sis, 11% na lang. Kapitulo 4, artikulo 6, ang mga bagay na ito, ang mga kapatid ay ginamit kong halimbawa sa aking sarili at kay Apollos para sa inyo, upang sa pamamagitan namin ay matutunan ninyo ito, huwag lumampas sa mga bagay na nasusulat. Ayan lang. Okay na sis, no? 11% na lang ako. Ang tanong ko sis, ginamit mo yung Exodo 20 verse 4 to 5. Yung larawang inanyuan yan, ano yan sa Hebrew word? Kung di mo alam, next question, wala naman problema. Sis, andyan ka? Ay, hindi sis, ko alam. Sis Flower? Ang nakalagay dito, Exodo 20. Brad Flower. Exodo 24 hanggang 6. Kaya nga, sa Exodo 24 hanggang 6, ang direct question ko, yung salitang larawang inanyuan na subject dyan, ano yan sa salitang Hebrew word na ginamit dyan doon sa Tanakh? Hindi ko alam. Hindi mo alam. Dito sa, as a premise, dahil hindi mo alam, para sa mga nakikinig, ang dito sa, based dito sa Greek Hebrew interlinear, Strong's definition, PESEL,
means idols. Tanggap mo yon? Yes. Idols, letra po letra. So ang ibinawal pala dyan, specific sa idols. Inanyuan. Yes, or... Anong kawangis man ang anyong nasa itaas ng langit. Teka muna, sagutin mo muna. Yung larawang inanyuan, specific sa larawang inanyuan ang idols, base sa Hebrew word na pesel. Rebulto. Means idols. Rebulto, yes. Rebulto, yes. Hindi, direct answer. Yes, tanggap mo na idols yon. Okay. Tanggap ko na rebulto so, yon, yes. Ah, oh, rebulto. So sige, dyan tayo sa rebulto. So, idols yan, ha? Sunod na tanong ko, aware ka ba? Di ba, may binigay akong talata sa'yo na letra for letra. Isaiah 19, 20 hanggang 21. Sa talatang 19, sa araw na yon, magkakaroon ng altar at sa gitna ng Ehipto at monumento ng Panginoon. Sa talatang 20, dun sila iiyak. Padadalan sila ng tagapagligtas. Sa talatang 21, dun sila sasamba sa lugar ng may monumento. Dun sa Panginoon. Di ba binigay ko yung talata na yan? Narinig mo ba yan? Yes or no? Anong talata? Isaiah 19, 20 hanggang 21. Sa Tagalog version yan, bantayog sa ang Biblia Tagalog. Sa MBB translation, haligi sa Panginoon. At haliging bato, standing stone. Ito ay magiging pinakatanda at parangal kay Yahweh sa MBB translation. Sa ang dating Biblia Tagalog, ang Biblia Tagalog, bantayog. Sa Hebrew word, matsebo. Pag tinitan mo, kasi sa premise, pag tinitan mo yan sa Strong's definition, yung matsebo, standing image. Nakatayong larawan. So, di ba, binasa ko kanina yan, letra po letra, na dyan sila iiyak at dyan sila sasamba sa talatang 21, Louis Rhymes version. Di ba binigay ko yon sis? Narinig mo ba yun, sis? Brother. Ay, brother, flower. Aware ka sa talata na yan? Oo, nababasa ko ngayon, oo. So letra po letra, di ba sinabi dyan, magkakaroon ng Monument of the Lord sa Douay Rhymes version? Doon sila iiyak, padadala sila ng tagapagligtas, doon sila mga ngako, doon din sila sasamba sa lugar na may monumento sa talatang 20. Altar. Oo. Altar. Oh, altar. Nabasa mo yung anong version yan para alam ko yung exact word na ginamit dyan. Gamit mo. Ah, itong version na to, ito ay sasali ng Magandang Balita Biblia. Oh, yung Magandang Balita Biblia, yung haliging bato. Haliging bato dyan. Di ba yan ay isa ay pinakamagiging tanda ng pagpaparangal kay Yahweh, yung haliging bato. Tapos sa talatang 21, diyan sila sasamba sa lugar na yan, sa Panginoon, nakadirect kay Christ sa Panginoon. Anong ibig haliging bato? Haliging bato na yan. Yung may altar, tapos may haliging bato dun sa altar. Diba, nabasa mo yan? Hindi ba ipagtatayo siya ng isang altar, pero hindi siya tinabi dito na ipagtatayo siya ng rebulto. Salamat. Hindi, yung haliging bato, nabasa mo, letra for letra, sa MBB translation. Sa pamamagitan ng isang haliging bato, bubuoyin yung altar sa pamamagitan ng isang haliging bato. Mm-mm. Hindi, ang sinabi dyan, isang altar at magkakaroon din ng haliging bato. Ng Panginoon, opo, sa Panginoon. Opo, yung altar po ay bubuin sa pamamagitan ng isang haliging bato sa may hangganan ng lupa. May sinabi diyan na yung altar bubuin sa pamamagitan ng haliging bato, may sinabi diyan. Yung sa pamamagitan ng word na magtatayo. Okay. Sunod na tanong ko, sis. Oo. Sunod na tanong ko, sis, kasi ano na lang to, 9%. Tas baka hindi na ako makapag-conclusion. Brother, sorry bro. Sorry bro. So, sunod na tanong ko, ano sa Hebrew word yung haliging bato? Aware ka? Hindi pa ako aware. So, sa dahil hindi ka aware, as a premise, matsebo, pag binasa mo yan sa Strong's definition, standing image, tanggap mo. Yung Strong's definition, standing image. Letra for letra. Ha? Tanggap mo ba yung sa Strong's definition ng matsebo na haliging bato sa MBB translation, standing image definition? Hindi.
hindi mo tanggap yung Strong's definition na standing image? Nakasulat? Hindi, okay. Diba ang nakasulat na salin? Hindi. Diba sila ang authorized yung nag-aral ng Hebrew word? Nagbigay sila ng definition doon sa Matsebo. Standing image, diba sila yung authorized na dapat nating paniwalaan? Dapat tanggapin natin yun, diba? Ang nakalagay po dito, haliging bato, hindi po siya isang rebulto. Kaya nga, kasi meron din akong translation sa Douay-Rheims version at sa iba pang salin, The Living Bible, New Living Translation, na monument sa English, Monument of the Lord. Tanggap mo yon? Okay. Tanggap ko po yun, isang altar, opo, monumento, opo. Hindi, ang sabi doon, there will be an altar of the Lord's in the midst of the land of Egypt and may end monument of the Lord. Tanggap mo yun. Douay-Rheims version. Tanggap ko po na yung altar na itatayo sa Ehipto at yun po ay sa pamamagitan ng isang haliging bato. Oo, sige. So, yung monument of the Lord na tinanggap mo sa Douay-Rheims version, yung monument, anong definition niyan sa'yo? Monumento. Altar po yung dinescribe dito eh. So, altar po siya. Hindi dun sa, ano, si, iset aside mo natin yung altar, yung sa haliging bato, kasi may distinction mayroong at eh. Ang sinabi dyan, magkakaroon ng altar at haliging bato sa Panginoon, para sa Panginoon. So yung ang resolve natin yung haliging bato sa Douay-Rheims version monument. Kasi hindi mo tinanggap yung Strong's definition meaning monument. So yung monument, ano yung definition niya sa iyo? Ang definition niya ito. Apo. Kaya nga iset aside nga natin bro yung altar kasi meron yang altar. Meron ding monumento sa Douay-Rheims version. Yung monumento yung tinatanong ko, ano yung definition sa'yo? Kasi nakasulat letter for letter, Douay-Rheims version, The Living Bible, New Living Translation, daming talata eh, Common English version, dami. Yung Monument of the Lord. Yung Monument of the Lord yung tinatanong ko, ano yan, anong ibig sabihin sa'yo ng monumento para sa'yo? Monumento po. Yun po, ang nakasulat po dito, altar, at siya'y pararangalan sa pamamagitan ng isang haliging bato sa may hangganan ng lupain. Yun. Yun po ang nakalagay. Diba ibig sabihin yung altar sa pamamagitan ng isang haliging bato? Yun po yun. Altar daw. So, pwede sige, sige. Naman, okay na. Para din na ako mag-ano. Oo, malulubat na ako bro. 8% na lang. Siguro saglit na lang ito. Tas balik na lang ulit ako mamaya. Mag-charge ako. Tas kunin ko yung mga notes ko para mas maraming verses. So, ang conclusion ko, mabait naman si Bro Flower, masarap talaga kausap si Bro Flower kumpara kala sa iba. Ha? Marami dito sa TikTok eh, si Totoy Bibo, banggitin ko na kasi inadumaw kanina eh. Si Totoy Bibo, wala talaga 'yun, no. X talaga 'yun, wala talagang silbi. So si Bro Flower, mahusay din, no. Humisitas ng talata. Kaso nga lang as my conclusion, meron akong talata letra po letra na yung merong isang magkakaroon ng isang altar, MBB translation tayo, sige, gamitin natin yung version niya para phrasing. Magkakaroon ng isang altar sa Panginoon sa gitna ng Ehipto at isang haliging bato, tanda ng pagpaparangal kay Yahweh. Sa Panginoon niya, sa Douay-Rheims version, Monument of the Lord, thereof. Sa talatang 20, dun sila iiyak, and they shall cry unto the Lord, and they send them a Savior. Padadala sila ng tagapagligtas. Sa Douay-Rheims version. Sa talatang 21, para sa mga naikinig, dahil sinabi, niluluhuran daw naman yung rebulto. Hindi po. Doon lang po kami lumuluhod. At doon, at sasambahin ang Panginoon. Doon sila sasamba. Doon sila mag-aalay. Hula yan sa Roman Catholic Church. Sa araw na yaon. On that day. Sa gitna ng Ehipto. So yung gitna ng Ehipto, nasakop yan ng Roman Catholic Church yung Ehipto. Kaya nga may Coptic Catholic dyan eh. Kaya nga mayroon monumento dyan. Sa commentary, dahil na-resolve ko naman na yung letra po letra talata sa Biblia, letra po letra. Sa commentary, para lang susugan yung aking stand na kinakasihan to ng Roman Catholic Church. Ang sabi dun, yung altar is lawfully elected in every nation. Yun yung prophecy niyan. No, naganap yan sa mga Kristiyano kasi sasakupin na ni Kristo yung buong mundo. No, Mateo 28:19 hanggang 20, gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa letra po letra. Sa yung monument sa commentary, the cross is set up wherever Christ is adored. Kung saan may nakatayo yung cross, doon may sumasamba sa Panginoon. Letra po letra, adoration 'yan, hindi 'yan veneration. Pero naka-address kay Jesus Christ letra po letra.
Kasi siya ang Panginoon eh. No, sabi doon sa ikalawang Korinto 2:4, wala kaming ibang ipinapangaral na Panginoon kundi si Kristo. Sapagkat sa talatang 6, sapagkat sa mukha ni Kristo nahayag ang kaluwalhatian ng Diyos, letra po letra. So may mukha pala, doon nahayag ang kaluwalhatian ng Diyos, letra po letra, doon sa 2 Korinto 4:6 hanggang 4:5 hanggang 6, letra po letra. So nahayag ang mukha ni Kristo. Saan nahayag? Sa mga sumasampalataya. Especially, sa first century, nung nagkatawan tao ang verbo, John 1:1-14, letra po letra, meron ng imahe ang Panginoon, meron ng imahe ang Diyos, si Kristo yun. Colossians 1:15, si Kristo ang imahe ng Diyos na di nakikita, tama si flower, hindi nakita ang Diyos sa Old Testament, kaya nga, ang ginamit ng mga Israelita, mga anghel, kasi yun yung sinugo niya. Sa New Testament, si Kristo na mismo ang sinugo niya, ang bugtong na anak, para iligtas ang sanlibutan. So natupad na ang Isaiah 19:19, 20-21, na magkakaroon, sabi ni Sis Flower, ay ni Bro Flower, kaibigan natin, ng haliging bato. Yung haliging bato, sa Douay-Rheims version, monument, sa Hebrew translation, interlinear, para mabasa natin, sa Strong's definition, standing image. Kaya pala standing stone, haliging bato. Standing image, dun sa Strong's definition, letra for letra. Hindi niya tinanggap kanina ni Sis Flower siya kasi pag tinanggap niya, talagang maano na yung stand ko. So, okay kausap si Flower. Sana ganun yung mga susunod na mga kausap natin dito sa ano. Tapos dun sa may Exodus 20:4-5, yung larawan dyan, i-check nyo yan sa Hebrew. Sa interlinear niyan, Strong's definition, idols, bawal gumawa ng idols. Actually, pagpaplano ka pa lang ng paggawa ng idols, bawal na. Andiyan niya sa Exodus 31, sa talatang 2, sabi ng mga Israelita kay Aaron, gawan mo kami ng mga Diyos. Pag-create pa lang sa utak mo nang magkakaroon ka na ng ibang Diyos, kasalanan na po. Hindi ko po kami gumawa ng ibang Diyos. Kasi hindi naman idols yung ginawa namin. Monumento po yun ng Panginoon na si Kristo, letra po letra. Isaiah 19:20-21, Douay-Rheims version, sa Protestante na salin, The Living Bible, The New Living Translation, marami pang talata. Pati dun sa new standard NIB, nandiyan din yan, monument of the Lord, letra po letra. No, diyan sila iiyak, papadalan sila ng tagapagligtas sa talatang 21, diyan sila sasamba. Iyan ang ginawa ng Roman Catholic Church kasi sabi ni Jesus Christ, Mateo 7:18-20, hindi ako naparito upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta, naparito ako upang tuparin. So natupad na nga po kay Kristo kasi siya po ang visible, ang imahe ng Diyos. Kasi isa lang naman yung Panginoon natin eh, Efeso 4:4-5. Kung Panginoon ang God the Father, Panginoon ng the Lord, isa lang ang Panginoon, si Jesus Christ ang imahe ng Diyos na di nakikita. So nakadere kay Jesus Christ yung monument of the Lord, katuparan, Isaiah 19:20-21, letra po letra. Sa Old Testament, marami pong tinukoy na imahe, meron pong mga kagamitan, mga bagay na inanyuan, mga larawan, mga kagamitan na nakalaan kay Yahweh, Deuteronomy 22:2, Hebrews 9:14-23-28. Mga kagamitan sa ginamit sa pagsamba sa Old Testament. Sa New Testament, si Kristo ang katuparan. Kasi mga shadow yan sa Old Testament. Eh. Tapos na-resolve ko na kanina yung Juan 4:24 na pagsamba sa Espiritu. Kasi yung awiting spiritual is a form of worship. Gumamit din tayo ng material. So yun nga yung argumento. Kung bawal gumamit ng material kasi sinabing spiritual, dapat pag gumamit tayo ng awiting spiritual, walang gagamit ng material. Hindi yung pagluhod yung pinopoint out ko. Doon kasi yung pagluhod, niresolve ko naman sa Isaiah 19:20-21. Pagsamba nga yung nakasulat doon. Pagsamba sa Panginoon. So, ilang percent na lang ako? 4% na lang ako, bro. Siguro magbalik ako mamaya, bro. I-set nyo na lang ng debate yan. Tanungin ko si Flowers. Flowers, gusto ba makipag-debate kay Catholic Apologist? Catholic Apologist. May pahabol na tanong? Hindi, ano na, 4% na lang ako next time. Next time, ano tayo? Para maganda mamaya, maganda discussion yung dalawa. Okay ba sa'yo, Flowers? Oo. Okay si Flower, ako no? Ako lang din naman. Oh.
Salamat bro ha. Oo, kung wala ka, wala ano tayong kayo? Walang masyadong mainit. Anong oras kayo mamaya? Alas 9 ng gabi. Okay. Anong topic? 9 o'clock. Eto, ay, mag-set tayong na topic? Ayan, sige, part 2. Ito nga, bawal lang yung mga. Hindi part 2 talaga debate. Lalagyan natin rules and regulations. Formal? Bring it on rules and regulations. Yan. Ay, gano'n. Oh, sige, okay lang sa akin. Okay ba sa'yo, Flowers? Okay. Kayo, alas 9 ng gabi, pagigin tayo. Okay lang. Alas 9, bro? Alas 10, bro, hindi kaya? Ah, alas 10, sige. Alanganin. O kaya? Alas 10. Gising yun na alas 10. Okay. Kami sa'yo, Flowers. Pero papasok, try ko pumasok ng alas 9. Try ko pa rin pumasok. Pag hindi ako busy. Okay na yun, alas 10 para sure. Okay ba sa'yo, Flowers? Ako yun lang. Ayun. Ganda to, mag-ibate. O, para palitan ko muna yung may matutunan tayo sa ito. Palitan. Bring it on, rules and regulations. Number 1. Kung lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds max. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ang moderator ng next question. Number 2. Kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. At ang moderator at admin ang magbabantay ng 20 seconds time. Number 3. Kung walang sagot na categorical or hindi categorical, next question kaagad, walang paliwanagan. Number 4. Kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Number 5. Sa unang pagtatanong, kinakailangan ng itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative or negative side. At sa rebuttal stance sa cross-examination, maaari na magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Number 6. Ang debater na makakatanggap ng 3 warning mula sa moderator ay may kaugulang disiplina. Babawasan ng 1 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o taragdagan ng 1 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapakan. Number 7. Out of the topic are not accepted. Number 8. No side comment. Number 9. No unpro attitude. Number 10. No objection during conclusion. Number 11. Respect the admin and moderator. Decision is always final. Number 12. Ito lamang ang iira sa patakaran bilang pagsasaayos ng debating na ito. And number 13, no showdowns. Hi guys! This is Ali. Watch out my vlogs here and bring it on. See ya!